A plus a day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite Page. And now, let's welcome Pastor Ruben Louis Russet. God is good. Yes. All the time. God is good. God is good. All the time. God is good. All the time. God is good. All the time. Praise the Lord. God is good all the time and all the time. God is good. Praying Jones, good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM online prayer meeting live dito sa Jesus Comfy Church. Ako si Pastor Roban, mapagpalang gabi sa mga kapatid natin. Salamat po sa pagsama natin sa gawain ng Panginoon in our digital evangelism. Praise the Lord sa buhay ng bawat isa. Ayan, salamat sa Panginoon sa mga kapatid natin joining us. Share natin ang ating live video, pakitag ang mga mahal sa buhay. Patuloy nating luwalhatiin ang ating Panginoon. Ayan, good evening, Brother Romy Balsita, Sister Iben, Austral, good evening, Sis Joy, Melody. Ayan, Kuya RJ, Brother Ken Barrientos, good evening, Sister Lola, Sherry Clarion. Happy, happy birthday sa mga nagse-celebrate ng kanilang birthdays. Ayan, Resi Park, good evening, Kuya Genesis. Ayan, salamat sa Panginoon. Good evening din, Abby Cheng. Patuloy tayo magpuri sa ating Lord, Leonie Rose. Siyempre, binabati natin, Mami Belle. Tita Nida, Tito Renny. Salamat sa Diyos, sa kaligtasan. Konbawa po sa mga kapatid natin sa Japan. Sister Tess Gomez, Rock Padasay. Ayan, si Mami Kylie, Sister Ethel. Salamat sa Lord, Tita Lorna Avelino, Sis Montoya Michelle. Salamat sa Diyos, Mami Beng. Patuloy tayo humiling ng gabay sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. We invite you to join us in a word of prayer. Salamat sa Diyos. Maraming salamat, Panginoon, aming Diyos na buhay. Ama na sa langit, salamat po. Ngayong gabi, patuloy po kaming humihiling ng iyong pagsama sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Manahan ka po sa aming mga pagpupuri. Tinataas namin ang banal na gawain ito. Lord, linisin niyo po ang aming mga puso at isipan sa kapangyarihan ng iyong dugo. Kung kami man po'y nagkulang, nagkasala, Panginoon, cleanse us by the blood of Jesus. Salamat po at bigyan niyo po kami ng pangunawa, karunungan, kaalaman sa lahat ng aming maririnig. Ito'y magiging buhay sa amin. Liwanag, kalakasan. Salamat po, Panginoon. Tonight, we thank you for brothers and sisters joining us sa aming gawain. Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang mga anak mo na patuloy na nagiging tapat at sumusunod sa iyo. Ng mga committed sa oras, and Lord, everyone joining us, even in the team replays, bless them, Father. Maraming salamat po, and sa mga awitin, ikaw pong maitataas, Panginoon, dahil sa iyo kami nagkaroon ng pagpapala. Kami ay nakatanggap ng pangako ng Ama. Salamat po, Lord God. Tonight, we pray for your power to move in our lives. We pray that this lesson, Lord, will encourage us and change us, transform us to be more and more like you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, na ikaw rin ay patuloy na magbabago ng aming buhay. Patuloy, araw-araw, pinagagaling mo kami, binabago mo kami. Salamat dahil magpapagaling ka ngayong gabi. Salamat dahil mararanasan ka namin ngayong gabi. Kahit nasaan man kami, Lord, paramdam niyo po ang iyong pag-ibig, ang iyong kabutihan, ang iyong habag, ang iyong grasya sa aming lahat. Lord, maraming salamat. Lord, we'll expect great and mighty things as we set, as Lord, we face this year, Lord, a year of new beginning sa aming mga buhay, mga bagong simula. Gagawa ka. Magbubukas ka ng mga bagong pintuan sa aming lahat. Salamat po, Lord, for your protection over our lives. Isang taon na po ang nakalipas, pero nananatili ang pag-iingat mo sa amin. Patuloy ang kalakasan, kalusugan, proteksyon, paggabay sa aming mga buhay. Dahil dyan, niluluwalhati ka namin. And tonight, God, we just wanna praise and thank your name. All of this, Lord God, we receive. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Salamat sa Diyos. Good evening po sa ating mga kapatid. Thank you for joining us sa ating OPM online premiering. Kung kakapasok mo pa lang, good evening sa iyo. Kung first time mo, pakitype dyan, new blessing. Ayan, salamat sa Panginoon. Batiin natin mga kasama natin, Sister Cyril Ann Domingo. Ayan, praise the Lord, Sister Arlene Vinson. Brother Hugh, Sister Maricel. Pastor John, good evening po. Ninang Amor, Bolen Avenida. Salamat sa Diyos sa iyong buhay, sis. Tita Edna Cruz, good evening po. Faustina de la Cruz, Mami Ben, Carla Melechan. Ayan, salamat sa Panginoon. Salamat din sa stars, Sister Carla Melechan. Salamat sa mga stars. Ayan, good evening din sa China kay Sister Lynn Torena Quaresma. Good evening sa iyo, Brother Jesus Magay, Ate Ricadel, Senric Josefa de Ocampo. Ayan, samahan niyo po kami magpuri sa Panginoon. Aawitin natin. Medyo mataas na, pero samahan niyo kami. Dahil sa iyo. Ayan, sa ating pag-awit, hayaan natin na ang puso natin magpasalamat at namnamin natin ang mensahe ng Lord na dahil kay Kristo, nakamta natin ang mga pagpapala ng Diyos. Ayan, Brother Alan Mendoza, good evening. Pakipost yung lyrics dyan, mga kapatid. Dahil sa iyo, Mami Ading, Dati Mulong, good evening. Kuya RJ, Sister Ish, ayan, Sister Cheryl and Gina Villalon, hello Ira. Yeah, praise the Lord. Okay, are you ready to praise Jesus? Sabay-sabay umawit tayo sa Panginoon dahil sa iyo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayan na. Let's worship the Lord. All of the promises of God are yes and amen in Christ Jesus our Lord. Salamat sa Panginoon. Sa Kanya natin natagpuan ng pag-asa ng buhay. Kahit magulong mundo, sinasamahan tayo ng Panginoon. Come on! Pag-asa ng buhay ko sa iyo natagpuan. Totoo yan. Dito sa mundong puno ng kaguluhan. Aleluya! Tinawag mo ako mula sa kadiliman, patungo sa iyong walang hanggang kaharian, sa iyong liwanag. Yes! Sa iyong liwanag. Dahil sa iyo, Panginoon Jesus. Dahil sa iyo, nakamtan ko pagpapala at pangako mo. Tinubos mo ng iyong dugo, pinalaya at binago mo. Panginoong Hesukristo, salamat sa liwanag mo. Itatanghal ko pangalan mo. Pagpupuri sa Panginoon, siya ang ating pastol. Hindi mangiiwan, hindi magkukulang. Praise God! Come on, sing with us! Ikaw ang pastol na hindi mangiiwan. Laging nandyan. Sa piling mo ako'y di magkukulang. Amen! Ako ay hihimlay sa mainam na pastula. Aleluya! Aakayin mo sa tahimik na batisan, sa iyong liwanag. Yes! Sa iyong liwanag. Dahil sa iyo, natamtan ko pagpapala at pangako mo. Tinubos mo ng iyong dugo,
pagpapalain ang inyong bayan, kasaganahan sa inyong lahi. Yes! Pagpapalain ang inyong ani, nag-uumapaw, pupunuin. Pagpapalain iyong gawain, mga kaaway ipalulupig. Pagpapalain sa lahat ng bagay ang inyong yaman, pararamihin dahil sa iyo nakamtan ko. Pagpapala at pangako mo, tinupos mo ng iyong dugo, pinalay at pinago mo. Panginoong Heso Kristo, salamat sa liwanag mo. Itatanghal ko pangalan mo, buong buhay magpupuri sa'yo. Dahil sa'yo nakamtan ko, amen. Pagpapala at pangako mo, tinupos mo ng iyong dugo, pinalaya at pinago mo. Panginoong Heso Kristo, salamat sa liwanag mo. Itatanghal ko pangalan mo, buong buhay magpupuri sa'yo. Salamat sa ating Panginoon, dahil kay Heso Kristo na nagbibigay sa atin ng katagumpayan. Salamat Panginoon, dahil sa iyo ang buhay namin ay patuloy na pinagpapala. Sa pangalan ni Jesus, we are receiving all the blessings, all the promises in Christ Jesus. If you receive that, say amen. Ayan, salamat po sa pagpupuri. Salamat sa ating pagkakataon na tayo makaawit ng may kagalakan at maitanim sa ating mga puso na dahil kay Kristo, nakakamtan natin ang mga pagpapala ng Diyos. Ang lahat ng kanyang pangako are yes and amen through Christ Jesus our Lord. If you bless, eh, salamat sa Panginoon. Pakidive dyan. Thank you, Lord. Ayan, salamat sa Diyos. If you just came in, nandito ka sa OPM online prayer meeting, live na live dito sa Jesus Comfy Church. Mondays to Fridays po tayo, alas 7 ng gabi. Ako si Pastor Robert. Good evening sa ating mga kapatid. Kakatapos lang nating umawit, batiin natin ang mga kapatid natin kasama. Salamat sa Lord Abra Kiblin. Ayan, good evening sa iyo, sis. Ayan, sino pa mga kasama natin? Sister Abby Cheng, Princess Beraya, good evening po. Ninang Amor, good evening. Ayan, Tito Trinidad Vicente, good evening po. Brother Jonar, Erica Tolentino, good evening. Sister Cynthia Oleta, good evening sa atin. Ni Ate Ruth, ayan, pakitag yung mga mahal natin. Si Ruth Velasquez, hello. Ayan, salamat sa Panginoon for joining us on our digital evangelism. Patuloy lang share, patuloy lang itag. Tatanggap din yan. Hello, Sister Millet, yap. Binabati natin mga kapatid natin joining us. Sister Elmira, Sister Jane Sarabe, Sis Ami Casimiro and family. Ayan, Sister Vilma de la Cruz, good evening po sa inyo. Sis Novi, good evening sa iyo. Daddy Steve Reynolds from Bloomington, Indiana. Mga kapatid natin sa UK, good evening po sa family nyo dyan. Tita Lorna Tumbagahan Gonzales. Ayan, Sister Alexa Bandin, salamat sa mga stars, Tita Lorna. Ayan, salamat sa Panginoon. Praise the Lord for your life. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Comfy break muna tayo, mga kapatid. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Thank you, Lord, para sa ating Comfy Break question. Salamat po sa mga sumagot sa atin. Ang question, sino ang maliwanag na nagsasabi
na sa mga huling araw po ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya at susunod sa mga papanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ito po yung mangyayari sa mga huling araw at nangyayari na po ito ngayon. At ito ay sinasabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. Sabi rito, ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, sa mga huling araw, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang Espiritu, sa mga aral ng mga demonyo. Totoo po yan. Marami ngayong tumatalikod sa aral ng Panginoon, sa pananampalataya. Maraming nabubulagan. Kaya alam nyo mga kapatid, sinasabi ito sa atin ng banal na Espiritu. Kaya patuloy po tayo magbahagi ng salita ng Diyos. Yes, we will be persecuted. Yes, we will be rejected. But let us preach the Word of God in season or out of season. Patuloy po tayong manalangin para sa mga kamag-anak, sa mga pamilya natin na hindi pa naliligtas. Sapagkat totoo po ito. Darating ang Panginoong Hesukristo, gaya ng magnanakaw, tulad ng magnanakaw na hindi natin alam kung kailan at anong oras. Kaya dapat, lagi tayong maging handa at habang may pagkakataon pa mga kapatid, patuloy nating ipanalangin at imbitahan na manumbalik na po ang mga tumalikod sa pananampalataya. Yan ang ating coffee break question at answer. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Ayan, salamat sa Diyos for joining us sa ating coffee break questions. Good evening sa iyo, Sister Ruth Velasquez. Konbawa sa mga kapatid natin sa Japan. Ayan, praise the Lord. Lagi po kayo mag-ingat. Maylin Dolman, kasama po yan sa ano, no? Sa sinasabi ng salita ng Lord kasi ito yung beginning of the end, no? Sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Talagang magkakaroon ng mga sunod-sunod na lindol. Bahagi yan if you read Matthew chapter 24. But the Lord will keep you safe. The Lord will give you safety and shelter and security. Good evening sa iyo, Brother Raymar Cabrera. Salamat sa Diyos sa buhay mo, kapatid. Ayan, praise the Lord sa mga nagtatag ng mga mahal nila sa buhay. Sama-sama na tayo. Dating 74,000 viewers. Tita LD Arshaga. Tita Lorna Avenida. Good evening po. Brother Jeffoy. Brother Jeffrey Hernandez. At syempre, kasama si Lola Mercy. Salamat sa Diyos. Kuya Raymond Andrew. Kakatapos lang ang ating coffee break. Papunta na tayo sa Word of God. Kaya bago tayo magbasa ng Bible, syempre, ready yung ating puso. Alisin mo yung mga distraction. Huwag kang mag-browse habang nakikinig. Alright, focus ka lang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag kang manood ng TV. Makinig ka sa salita ng Panginoon. Napakaganda ng mensahe sa ating prayer models. Pinag-uusapan natin yung mga Bible characters. Paano ba sila nanalangin? At paano sinagot ng Diyos yung kanilang panalangin? Gusto mo ba ng answered prayer? Makinig ka. Maya-maya na yan. Buksan mo na yung Bible mo sa 1 Kings chapter 3, verse 3 to 5. Tagalog yan, mga hari. Chapter 3, verse 3 to 5. Salamat sa Diyos sa buhay ng mga kapatid natin sa J. Comfy Canada, Brother Twinny, Sister Joseph. God bless you. Purihin ng Diyos. Sa ating mga kapatid sa Chicago, California, andyan Brother Ronel, Sister Kay, salamat sa mga buhay niyo. Praise the Lord sa ating mga faithful kingdom partners for your continued support in our ministry. Thank you, Lord. Alam ng Diyos ang lahat ng binibigay natin. Na salamat din po sa mga nag-send ng mga stars. Iniipon lang natin yan. Makaka-payout tayo sa Facebook. All of that will go to the church at lalo na sa ating Operation Bangon. Patuloy po tayo na manalangin and one day God will give us that property and we will worship the Lord in that place. Kaya sama-sama ipanalangin at sama-sama tayong magbigay sa gawain ng Diyos. Ayan, salamat sa Panginoon in 1 Kings chapter 3, verse 3 to 5. Babasahin ko po sa Tagalog. Kung meron kang Bible, pakitayo dyan. I am ready. Praise the Lord sa buhay mo. Ayan, salamat sa Panginoon. In chapter 3, verse 3 to 5, mahal ni Solomon si Yahweh. At sinusunod niya ang mga tagubili ng kanyang amang si David. Subalit, nag-aalay din siya ng mga handog at nagsusunod ng insenso sa mga altar sa Burol. Minsan, pumunta si Solomon sa Gibeon
upang maghandog. Sapagkat yun ang pinakatanyag na sagradong burol na kapag alay na siya roon ng daan-daang handog na sinusunog, a thousand burnt offerings. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip. Wow! At tinanong siya, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Join us in a word of prayer. Panginoon, salamat po. We thank you for tonight's message. Thank you that it will remind us of who you are and what you can do in our life. You are able, you are giving, you are generous. Help us to believe that you are a God who has great and good plans for your children. Tonight, Lord, we ask of your wisdom, knowledge, and understanding. Fill us with your Holy Spirit. Magturo ka po, Panginoon. Teach us your truth, your ways. Give us biblical principles. Help us by the power of your Holy Spirit. Give us understanding. Makikinig po kami sa iyo. Magturo, mangaral ka sa amin. Lahat ng ito, sa pangalan ni Jesus, tinatanggap namin. Ang lahat ng tumanggap, magsabi ng Amen. Praise the Lord. Ayan, salamat sa Panginoon. Again, kung kakapasok mo pa lang, nandito na tayo sa Word of God, sa ating OPM online prayer meeting, Mondays to Friday, 7 p.m. live dito. Ako si Jesus, ako si Pastor Ruben, we are Jesus Comfy Church, sa pagpapatuloy natin ng ating serye, Prayer Models. Napakaganda po ng Biblia dahil dito makikita natin ang iba't ibang istorya ng mga tao. Different kinds of people na nagkaroon po sila ng relasyon sa Diyos, at isa sa mga matututunan natin sa kanila, lahat po sila ay may relasyon when it comes to prayer. Ayan, meron ka bang relationship to God in the area of your prayer? No, in prayer na pakikipag-usap sa Kanya, paano ka ba mag-pray? Paano ka ba, ano ba mga dahilan, bakit tayo nananalangin? Or bakit tayo nananalangin sa Panginoon? Ano yung mga ini-expect mo sa prayer mo? Ngayon, pag-uusapan natin dito sa prayer models, napakarami na pong mga istorya, which is these are true stories of the people in the Bible na kung saan humiling sila sa Panginoon, nanalangin sila, at sila ay tinugon ng Diyos. At isa sa pag-uusapan natin ay si Solomon. Ayan, ito, maybe it's a familiar story for sa mga kapatid nating nagbabasa ng Bible, but para sa hindi pa, this is a lesson for everyone. And it will remind us how God has blessed Solomon. And I want to start this question, yung sinabi ng Diyos kay Solomon, nagpakita kasi si God sa panaginip ni Solomon. God showed to Solomon in a dream. Sino rito may mga panaginip ka? Okay, sa mga nangyayari sa mundo, nagugulat ka na lang, bakit kaya yung panaginip ko ganito? End of the world, yung panaginip ko lumilipad ako, yung panaginip ko parang di ako makagalaw, yung tumatakbo ko pero ang bagal. But this kind of a dream was a dream between God and Solomon. Napakaganda pong panaginip nun. Ayaw mo nang magising. Lalo na kapag tinanong ka ng Panginoon, ni Yahweh na ating Diyos, sa isang panaginip at nananaginip ka, ano kaya yung sagot mo sa kanya? And honestly, if you are, alam mo yan, hindi ka naman masyadong tahihiya o natatakot, can you comment down kung ano yung sagot mo sa atin, no? Sa Panginoon. Sabi ng Lord dito kay Solomon, ito yung question eh. Ano gusto mo bigay ko sa iyo? Wow! That is heavy right there. That is wonderful. Lord, gusto kong tanong ngayon ah. Para bang genie, no? In a lamp na nagpakita sa iyo tapos sabi, bibigyan kita ng isang wish. Your wish is my command. Kasi isa lang, isa genie, tatlo. But this time, God asked Solomon, ano gusto mo bibigay ko sa iyo? Ayan! So, kumbaga sinasabi natin, no, ano kaya yung ating pwedeng mahiling? Totoo lang, no? Kung sino matapang dyan, mag-comment, babasahin ko. Okay, pero hindi ko babanggitin yung pangalan. And kung hindi mo man masabi ngayon, honestly in your heart, ano ba yung hihilingin mo sa Panginoon? Maybe some of us will ask na, Lord, matapos na po ang COVID-19. Alam mo yun na sa habang nag-uusap kami ng aking sister wife ni Isabel, no, God can do it. One day, pagising natin lahat, vanish na lang yung virus na yan. Amen? God has the power to do it. He is able. He wants us to see His power, miracles. God can do it. And Lord, maaaring iba sa atin, Lord, matapos na yung pandemya. Alright? Kaso, ano kaya yung buhay natin, di ba? Okay? Yung iba siguro will pray for healing. Okay?
Hindi ko alam sa inyo, siguro, nagpe-pray mo rin. Maaring totoo ito sa puso mo, Lord. Bigyan niyo ako ng power. Na pag nagpe-pray ako, may mga miracles. O iba, medyo piloso po, di ba? Lord, bigyan niyo po ako ng 100 pang answered prayer. Lord, ayoko lang po ng isa. Gusto ko po dagdagan niyo po. And, oh, thank you, Lord, di ba? Mautak yan, di ba? So, alam mo yan, when we pray, di ba, pag humihiling tayo sa Panginoon, nakikipag-usap dito sa panaginip, and ano kaya yung pwede nating mahiling sa ating Panginoon. And look at here, Solomon was right then, that dream, ito po ay isang napakagandang halimbawa sa atin. Because Solomon was a young person. And ito po ay anak ni David at siya na po talaga yung susunod na hari. Imagine that, being young at your age, hindi mo alam kung paano pagpamamahala ng mga Israelita. Alam mo yun, bigla ka nilagay sa posisyon doon kasi ikaw yung anak ng hari, ikaw na yung sunod. And Solomon was right there, God was talking to him in a dream. Sabi ni Solomon, ito in verse 6, ito yung kanyang naging storya. Alright? Kinahabagan ninyo at tunay na minahalang aking amang si David. So nagpaliwanag muna si Solomon. Kinuwento niya kay Lord kung ano yung ginawa ni Lord sa buhay ni David, ng tatay niya. Dahil naging tapat at matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso. Pinagpatuloy niyo ang inyong tapat na pagmamahal, Lord, sa kanya nang bigyan niyo siya ng isang anak na ngayon ay nakaupo sa kanyang trono. Sabi niya sa verse 7, Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David kahit ako'y bata pa at walang karanasan. So he, right there in his prayer, in his conversation with God, sinasabi niya, Lord, nandito po ako dahil sa iyo. Ikaw po naglagay sa akin sa position na ito. And that's good. Humility and acknowledgement of God's power and provision sa kanyang buhay. And in verse 8, sabi niya, Lord, walang karanasan eh. Bata pa po ako. Ngayon po ay nasa kalagitnaan ako ng inyong bayang pinili. Bayang hindi na mabilang sa dami. Napakarami na po mga Israelita. Ang sabi ni Solomon right here. In verse 9, this was his request to the Lord. Sabi niya, bigyan po ninyo ako ng karunungan. Father, Lord, sabi niya, Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom na kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? So right there, Solomon asked for God's wisdom. And when we speak of wisdom in the translation of English, wisdom, yung iba, understanding, wise. But if you study the word there, in the King James Version, hindi wisdom eh. Alam mo yun, yung ginamit doon is to hear. It means to hear, na marinig kayo at maunawaan. And right there, it gives us a meaning of wisdom. Na tayo po ay makarinig sa Diyos. At maunawaan natin yung kanyang mensahe, sa gayon magiging tama yung desisyon natin. Yun yung sinasabi, hiniling ni Solomon na, Lord, isa po hilingin ko sa inyo. Ang gusto ko po, Lord, ay ability na makarinig galing sa iyo. Sapagkat napaaganda pong panalangin, kasi alam ng Diyos ang lahat. Alam ng Diyos ang tamang gawin, alam ng Diyos ang daan papunta dun sa katagumpayan. And Solomon asked God, Lord, I want to hear you and also not just hear you but understand what you are saying to me. Marami sa atin, mga kapatid, maybe we will ask for money when it comes to God. Lord, bigyan mo lang po ako ng 1 bilyong piso. Makapagtayo ko ng franchise ng Jollibee. Okay? Makabili ako ng maganda kong bahay. Sasakyan, Lord, kahit 2 para pag-coding, pwede kong gamitin pa din. O maaring maumiling tayo, Lord, sa maraming pera na ito, matulungan kayo mga mahihiram. But can I ask you this? Kapag binigay si Lord sa iyo yung pera na yun, kapag binigyan ka ni Lord ng business, if God has given you material things, if you ask God for power, if you ask God for things in life, like, Lord, gawin po akong sikat, gawin niyo po, bigyan niyo po ako ng talento, bigyan niyo po ako, pagalingin niyo ako, mga bagay na yun, paano mo gagamitin? Paano mo i-apply yung ibinigay ng Lord sa iyo? How will you manage that money? Yung business na yun, paano mo gagawin yun? Paano mo i-manage yun? And the point right here is, we need wisdom in our life. We need God's wisdom in our life. Wisdom is hearing from God, instructions from the Lord, and not just hearing, but really understanding what He wants in our life.
At alam niyo, kapag alam mo na ang boses na naririnig mo sa Diyos at nauunawaan mo yung kanyang kagustuhan, yung kalooban niya, sigurado hindi ka magkakamali sa mga desisyon mo. And right there, Solomon asked God's wisdom. In verse 10, ikinalugod ng Panginoon na ito ang hiningi ni Solomon. And nakakatuwa no, nung binigyan siya ng pagkakataon, Solomon, ano gusto mo? Bibigay ko sa iyo, sabihin mo. At yung hiniling ni Solomon sa Diyos, yung hiniling ni Solomon sa Panginoon sa kanyang panaginip, nagustuhan ni Lord yung request niya. And it's a big question for us. Lord, sa prayer ko sa iyo, nagugustuhan mo ba itong pinagpe-pray ko? Lord, gusto ko ng ganito, ng ganyan. Lord, nagugustuhan mo ba ito? Ito ba kalooban mo, Lord God? And I pray right now that we'll have an examination of our hearts and our intentions in all that we do, in all that we pray, na mga pinagpe-pray natin, Lord, dalangin ko na maging kalooban niyo po. Yung pinagpe-pray ko, magustuhan niyo po. At dahil nagustuhan ng Panginoon, remember this, this verse tells us, nagustuhan ng Panginoon yung prayer request ni Solomon. Sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat yung hiningi ay ang mga bagay na ito. Ayan. Hinili mo wisdom, understanding, para ipamunuan ang aking bayan. Hindi mo hiningi ang mahabang buhay. We want that. We want to live long in this world. We want to live a life that is healthy. Gusto natin gumaling sa mga sakit natin. Gusto natin po yun. And I believe God's will is for us to be healed. Gusto ni Lord yan. Pero hindi yun yung hiniling ni Solomon. Eh. Ang hiningi mo man para sa iyo ay ang mga kayamanan. So, hindi siya humiling ng kayamanan. O hiningi mo man ang buhay ng iyong mga kaaway. Sabi niya, sabi ni Lord, hindi mo hiniling na mamatay yung mga kaaway mo. Kundi ang hiningi mo para sa iyo ay karunungan upang kumilala ng matuwid. Narito, aking ginagawa ngayon sa iyo, ayon sa iyong salita. Sabi ng Lord, narito, binibigyan kita ng isang pantas at matalinong pag-iisip, praise God, na ano pat walang naging gaya mo na una sa iyo o may babangon mang sino mang tulad mo pagkamatay mo. God granted Solomon's request. Sa kanyang panalangin, mga kapatid, sumagot ang Lord dahil nagustuhan ng Panginoon. Isa po sa mga point na dapat nating matutunan at kailangan baguhin natin sa ating mga buhay, eh, patuturuan po natin, hilingin natin ang karunungan ng Lord na pag nagpe-pray tayo, dalangin ko, mag-pray tayo ng kanyang kalooban. And God wants His people na maging maayos ang buhay. Gusto ng Diyos na yung kanyang mga, yung bayang pinili ay magkaroon ng magandang direksyon, pinagpala, and this people, the Israel, needs a leader, needs a king who has God's wisdom. At yung hari na yon ang magli-lead sa kanila para maging matagumpay sila. And right there, Solomon asked the Lord, Lord, gusto ko ng wisdom para mapagtagumpayan ko yung calling ko sa buhay ko. Tinawag mo ako, Lord, eh. Yung calling mo sa buhay ko, Lord, magawa ko po. And you know, if we pray for God's will, if we pray for what God wants in our life, sure yan. Answered prayer yan. If read 1 John chapter 5, verse 13 to 14, napakalino na sinasabi doon na naririnig tayo ng Diyos sa ating mga panalangin. At dahil naririnig tayo ng Diyos sa ating panalangin, nakakasigurado tayo. Nasasagutin niya ito sa kanyang kalooban. Alam mo yun, that he hears us and He will answer us and He has answered us according to His will. Basahin ko po sa Tagalog, sa 1 John chapter 5, verse 12. Sabi rito, verse 13, ang mga bagay na ito'y sinulat ko sa inyo upang malaman nyo na kayo'y meron ng buhay na walang hanggan sa inyong mga nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Ito po ba, mga kapatid, ikaw'y nanonood ngayon, meron ka bang faith kay Jesus? Do you receive Jesus in your heart as Lord and Savior? Sabi niya rito, verse 14, ito ang kapanatagan sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan Niya. Wow! Ibig sabihin, if we pray for God's will in our life, papakinggan Niya tayo. At sabi niya, verse 15, at kung ating nalalaman na tayo'y
pinapakinggan niya sa anumang ating hiningi. Nalalaman natin na natanggap na natin ang mga kahilingang hinihingi natin sa kanya. Sabi niya, kapag hiniling mo, kalooban ng Diyos, automatic answered prayer ka na. Automatic yan, answered prayer yan. Ang malaking question, Lord, yung prayer ko ba, kalooban mo? And ito pa isang malaking tanong. Paano ko malalaman kung pinagpe-pray ko kalooban ng Diyos? Paano ko malalaman na yung prayer request ko will ni Lord sa aking buhay? Very simple, because yung kagustuhan ng Panginoon nandun na sa kanyang salita. Meron ba kayo pagkakataon na lalabas kayo manonood ng sine nung wala pang pandemic, kakain sa labas, okay, maggagala, kayo mag-asawa, nagtatanungan kayo, ano gusto mong pagkain? Saan mo gusto pumunta? O kahit nasa bahay, ano gusto mo panooring movie? Ano gusto mong ulam? Malalaman mo yung gusto niya. Paano? Kindat? Okay, hindi. Tango? Hindi. Tahimik? Hindi. Malalaman mo yung gusto ng tao. Panoorin, kainin, gawin. Paano? Kailangan niya magsalita. Tama po ba? Yung gusto niya, sasabihin niya. Ganon din ang Diyos. Tingin ka rito. Yung kalooban, yung kagustuhan ng Diyos, malalaman mo sa kanyang salita. Kaya every time as we read the Word of God, we are practicing to understand ano bang gusto ng Diyos. Kasi God's Word, the Bible, if we are reading our Bible, we will see what the will of God is. If we will read the Word of God, we will understand the will of God. Napakadali lang po niyan. Malalaman mo kalooban ng Lord sa buhay mo kung yung prayer mo in line sa kalooban ng ating Panginoon. And Solomon received an answered prayer kay Lord. Sa kanyang request, Lord, gusto ko po wisdom, ibinigay yun ng Panginoon. At sabi pa rito mga kapatid, sa verse 13 and chapter 3 of 1 Kings, sabi niya, ibinibigay ko rin sa iyo yung hindi mo hiningi. Wow! Pakinggan mo to ha! It's a wonderful insight. Kapag nagpe-pray ka, at yung prayer mo is kalooban ng Diyos, according to the Word of God, in line with the Word of God, remember, God knows our heart, our mind, intention mo, alam ng Lord yan. Kapag ang prayer request natin, ayon sa kalooban ng Panginoon, sasagutin niya yun. Hindi lang yun. Ito pa, in verse 13, may bonus. Sabi mo sa mga kasama, may bonus pa. Amen! We receive that. Sabi, bibigay rin ni Lord yung mga hindi mo hinihingi. Tingin ka rito, may mga pagkakataon ba sa buhay mo na meron kang natatangga pero hindi mo hininga? Pero gusto mo din yon. Pero meron ka lang mga pinag-pray na talagang priority. May pinag-pray ka kay Lord na ito yung gusto ni Lord na mangyari. Alam mo, when we pray God's will in our life, when we pray what God wants in our life, He rewards us. May bonus yung kapatid. Kasi kita ni Lord yung puso natin eh. Hindi ka lang niya sasagutin doon sa kanyang kalooban, kundi bibigyan ka pa niya ng bonus. At ano yung bonus na binigay kay Solomon? Sabi rito ng Lord, ibinibigay ko rin sa iyo ang hindi mo hiningi. Ano? Kayamanan. Yung hindi niya hininging material na bagay, nagkaroon siya na encounter kay God. Sabi ni Lord, ano gusto mo? Bibigay ko. Sabi ni Solomon, yung kalooban ng Lord, yung gusto niya, yung wisdom, para malid niya yung Israelites. Pwede siya umiling ng, Lord, payamanin niyo po ako. Mga material na bagay. Tama, iba sa atin, hingin ng 1 billion, 10 billion. Lord, bigyan niyo po ako ng cheque yung walang sulat. Ako po, paglalagay kung magkano gusto ko. Pero hindi yung hiniling ni Solomon. But God, right there, so giving and generous, binigay niya pati kayamanan. Alam mo, sa bahay ni Solomon, sa templo na pinagawa niya, puro ginto yung kapatid. Akasya na binalutan ng ginto. Yung silver, normal na lang sa kanila, sa dami-dami ng kayamanan. Ganun ang Panginoon. Pag na-bless siya, talagang sobra-sobra, mag-uumapaw. Ito, ang kayamanan, ano pa? Siya po ang pinakamayamang hari na talagang makikita mo na pag binasa mo yung writings niya sa Ecclesiastes, yung mga ngaral, makikita mo na kung gusto niya ng singer, papatawanin siya, lahat ng mga gusto niya, lahat na klase ng alak, ang asawa nito, 700, yun lang yung pagkakamali niya eh. Dami niyang asawa eh. Okay, 300 yung kanyang mga concubines. So, alam niyo yun, sobrang yaman. Lahat binigay sa kanya. Karangalan. Naging tanyag si Solomon. Hindi niya napinilit na magpasikat
talagang si Lord ang nagbigay sa kanya at nagtaas ng kanyang pangalan. Kinilala siya. Maraming mga matatalino nagpunta sa kanya para magtanong. Mga hari, mga reyna nagpupunta sa kanya para magtanong. Ano pa't walang magiging gaya mo sa mga hari sa lahat ng iyong mga araw? In chapter 4 verse 29, binigyan ng Diyos si Solomon ng karunungan at ng di masukat na pangunawa at kalawaka ng pag-iisip. Gaya ng buhang na nasa tabi ng dagat. At dahil doon sa kanyang karunungan, sabi dito sa verse 31, sapagkat higit siyang pantas kaysa sa lahat ng mga tao. Pinakamatalino, pinakamagaling, pinakamarunong si Solomon. May mga binanggit na pangalan dito, si Ethan, si Esraita, Himan, Kalkol, Darda, mga anak ni Mahol, at ang kanyang katanyagan ay kumalat sa lahat ng bansang nakapalibot. And because of God's wisdom in his life, nakatatlong libong kawikaan, yung Proverbs na yan, si Solomon. Awit ay 1,005. Nagsalita patungkol sa mga punong kahoy, sa mga sedro ng Lebanon. Sabi rito, nagsalita patungkol sa mga hayop, ibon, gumagapang at mga isda. Paano niya nalaman yun? Simple lang, ang Diyos ang nagbigay sa kanya. Karunungan, kaalaman, katalinuhan. Kung nakikinig ka ngayon, estudyante ka, hindi ka masyadong best, hindi ka masyadong magaling sa iyong studies, medyo kulelat ka, yung grade mo sumasabit lang, talagang puro palakol. God can make you and give you wisdom and knowledge and understanding. Lahat yun kayang bigay ni Lord sa'yo. Si Solomon hindi ito nag-aral. Si Lord ang nagbigay sa kanya ng wisdom. Pero it's not excuse para hindi ka mag-aral. Yes, mag-aral ka, pero magkaroon ka ng relationship kay Lord. Kasi si Lord ang magbibigay sa'yo ng magagandang grade. Si Lord ang magbibigay ng karunungan, kaalaman, yung sagot. Papatalinuhin ka ng Panginoon. Malalaman mo yung hindi nila nalalaman. Well, it's God's will for our life. Na tayo po ay magkaroon ng buhay na talagang nagliliwanag. Para siya ay matanyag. And if we will ask the Lord, Lord, grabe pala yung wisdom ni Solomon. In James chapter 1 verse 5, sino man sa inyo ang kulang sa karunungan? Ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, wow, that's wisdom right there. Gusto mo ba ng wisdom na ito? Sabi dito, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbad. Well, I believe we need wisdom in our life. All areas. I'll give you example. Paano maging tatay? Paano maging nanay? Paano maging magulang? Paano maging asawang lalaki? Minsan di natin alam yan. May mga bagay na hindi tinuturo sa eskwelahan, pero kaya ibigay sa'yo ng Panginoon. Paano mo i-handle yung business mo? Yung katawan mo, paano mo i-manage ng maayos? Yung pamilya na binigay sa'yo ni Lord. Yung trabaho mo, paano ka mapopromote? God can give you wisdom. God can tell you the answer. Isang estudyante, nagtatrabaho, paano mo mababalance yan? Bibigyan ka ni Lord ng karunungan kung hihiling tayo sa Kanya. Proverbs 8 verse 11 in the New International Version, wisdom is more precious than rubies. And nothing you desire can compare with her. So sinasabi dito na mas maganda to sa kayamanan ng mundong ito. Kahit sa mamahaling alahas, sa ginto, sa pilak, sabi ng salita ng Panginoon, it is more precious than rubies. What's that? Wisdom. Kaya ngayon kapatid, let us desire wisdom with all our hearts. If you pray for God's wisdom, Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom ngayong araw. Sa mga gagawin ko po, sa mga kakausapin kong tao, sa mga client, Lord, wisdom bilang isang mananampalataya. Paano ko i-share ang mabuting balita sa aking pamilyang hindi nananampalataya? Lord, give me wisdom. Meron po ako interview. Lord, give me wisdom. Meron akong business transaction. Papasok ba ako? Hindi ko dapat pagkatiwalaan itong mga nag-i-invite sa akin. Well, God can give you wisdom. And that wisdom is the application of everything that the Lord has given us. All the knowledge, the talents, the abilities, paano mo gagamitin yon to reach your God-given destiny? Paano? Hindi natin alam sa sarili natin. But the good news, God knows. And He can give you wisdom, knowing what we do not, when we do not know what to do. May magkakataon sa buhay natin na paano ba gagawin ko sa buhay na to? Pandemic,
May COVID-19 na kumakalat. Online ang lahat ng mga bagay. Lord, paano po magkakaroon ng breakthrough? God can give you wisdom. And that wisdom right there is hearing from God and understanding His voice, His words, and putting it into action. Pastor, patay na si Solomon eh. Yes, that's true. Pero sinabi ni Jesus in Luke 11:31, ngayon narito ang isang nakahihigit pa kay Solomon. And I've read the life of Solomon, sobra akong na-amaze na namangha sa ginawa ng Lord sa kanyang buhay. But you know what? Lalo kang mamamangha sapagkat sa dami ng tagumpay sa kayamanan, karangalan at karunungan sa galing ni Solomon, nang galing sa Diyos yun, meron pang nakahihigit kay Solomon. And that is the Lord Jesus Christ. In Luke 11:31, sinasabi ng Panginoon, eto nga ang reyna eh, no? Ng timog, nagpupunta pa kay Solomon para makarinig ng karunungan, sabi ni Jesus. At ngayon, narito ang isang nakakahigit pa kay Solomon. I want to close with this verse in 1 Corinthians 1, verse 30, in the New Living Version. God Himself made the way so you can have new life through Christ. God gave us Christ to be our wisdom. Kung sinasabi ni Jesus na siya'y higit pa kay Solomon, sa karunungan ni Solomon, at ibinigay ng Diyos si Kristo para sa atin, para maging karunungan natin, we can live a life that is full of wisdom, greater than Solomon, because Jesus Christ is greater than Solomon. And Christ living in us, God's wisdom is living in us. Sabi rito sa Amplified Bible, but it is from Him that you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, revealing His plan of salvation. Sinasabi ng salita ng Diyos. Nahigit pa itong si Jesucristo sa karunungan ni Solomon. Higit pa siya kay Solomon, higit pa siya sa karunungan ni Solomon. Do you want God's wisdom? Receive Christ in your life. Christ is greater than Solomon. God's will for us is to receive Christ. God's will for us is to have wisdom that comes from Him. Receive it tonight. Just close your eyes and bow your heads. Father, we thank You. We need Your wisdom. It will make our lives better. It will give us prosperity, safety, security. Panginoon, sa lahat po ng mga binibigay mo sa amin, higit sa lahat, kailangan po namin ng karunungan na nanggagaling sa Iyo. Tulungan niyo po kami to desire ang karunungan na nanggagaling sa Iyo. Hanapin namin at ito'y matatagpuan namin kay Jesucristo. Tulungan niyo po kami magpakumbaba. And Lord, right now, You're giving us an opportunity to receive Your wisdom, to receive Christ as God's wisdom. At Lord, matatagpuan po namin, makakamtan namin ang karunungan. Maraming salamat. For that person tonight, you're saying, I want that wisdom from God. I want wisdom from my family. Paano ko i-manage ang aking family, ang business ko, aking sarili, ang aking trabaho. God can give you wisdom, even in our lives as Christians. Sa ministry, sa cell group na binigay ng Lord sa atin, we need God's wisdom. Receive it. Receive Christ in your life. And if you're that person tonight, sinasabi mo, I want that. You need to recommit your life again to the Lord. Wow, praise the Lord. Sabayan mo ko sa panalangin ito. Galing sa puso mo, bigkasin mo. Sabihin mo sa Kanya ngayon, Lord, kailangan kita sa buhay ko. Come on, pray that prayer. Lord Jesus, I need You in my life. I need wisdom. Panginoon, patawarin mo po ako. Marami akong pagkukulang sa Iyo. Isa akong makasalanan. Panginoon, pinagsisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad mo sa akin. Ikaw po ang maghari sa akin. Bigyan niyo po ako ng karunungan. Tulungan niyo po ako sa kapangyarihan ng iyong Espiritu.
mabuhay na kalugod-lugod sa iyo. Salamat po sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan sa langit kasama ka. Ilagay niyo po sa aking puso ang pagnanais na hangarin ang iyong salita. Mabuhay sa iyong kalooban. Tinatanggap ko po ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. That's a wonderful point. That we desire of God's word. We desire of God's will. Kasi kapag yun yung prayer natin, yung will ni Lord, yung word ni Lord, napaganda. Automatic answered prayer na yan. Praise the Lord. And as you receive Christ in your heart as Savior and Lord, God has forgiven you sa lahat ng mga pagkukulang mo. Kung sumabay ka sa amin sa panalangin na kanina nagsisi ka buong puso, I believe right now God has forgiven you, nilinis ka na sa lahat ng mga pagkukulang, kasalanan mo, at binibigyan ka niya ngayong gabi ng bagong simula. And hindi lang yon, may bonus pa. Dahil ninais mo ang kanyang kalooban, ang bonus pa, binigyan niya sa atin yung banal na espiritu. And the Spirit of God will help us to live a life that is pleasing to the Lord. God, Jesus Christ in us will give us wisdom. Magugulat ka. Magagawa mo yung mga bagay na hindi mo magagawa. Magiging maganda yung mga desisyon mo. Magtatagumpay ka. Not because of Him, but because of Christ in you. Salamat sa Panginoon for joining us. Alam ko, sa pagsisimula mo, para bang sanggol, bagong panganak. Kaya alam niyo, kailangan natin ng gatas. Spiritual ang salita ng Diyos. Kaya in-invite ka namin, give us 1 year of your life. Join ka lang dito sa OPM and your life will be blessed. God will make your life better. You will be strong. You will be healthy. God will bless you. And surely, God will answer you according to His will. Patuloy ka pong manalangin. And 5 minutes, tapos na tayo. Salamat sa Diyos. Bago tayo mag-end, let's pray for one another. Napakarami po nangangailangan ng kagalingan. Maring business opportunity, trabaho sa abroad, alam mo yon, promotion o bagong trabaho dito. Well, God can bless you. God can heal you. He is able to save you. Manalangin tayo. Sabayan mo kami. Continue to close your eyes and bow your heads. One more time, Panginoon, salamat po. Our Father in heaven who is generous and giving. Hindi ka nagbibigay ng kaunti, nanunumbat. Ika'y mapagpalang Diyos. Mapasagana kang magbigay. Panginoon, humihiling po kami sa pangalan ni Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na espiritu ng karunungan. Lord, give us wisdom paano i-handle ang aming family. How to be a good father, a mother, a husband, a wife. Paano po kami mabubuhay ng kalugod-lugod sa iyo? Tulungan niyo po kami, Panginoon. Yung wisdom sa pag-handle ng business, paano pararamiin, paunlarin, even in our ministry, Lord God, give us wisdom. Wisdom, Lord, sa trabaho, mga pinapagawang projects, thesis sa school, Lord God, give us wisdom. Give us wisdom, Lord, paano po mai-increase at lalago ang mga pinagkatiwala mong kayamanan sa amin. Tulungan niyo po kami. And all of these victories and success will give glory to your name. Maraming salamat, Panginoon. And tonight, God, we ask for our brothers and sisters na may karamdaman. May sickness, may diagnosis, may report ang doktor na hindi maganda. But right now, you have also a good report. You have a good news for us. Na ang sabi mo, Lord, sa iyong mga latay, kami ay pinagaling. And right now, we will choose to believe the Word of God. And the Word of God said that pinadala mo po ang iyong salita at gumaling ang lahat. Lahat ng hinipo mo, Panginoon, lilehans mo sila, gumaling. Lahat ng humawak sa iyong laylayan ng damit, Lord, na may pananampalataya, gumaling. Lahat mga patay, Lord, ay nabuhay. Kaya mo rin kaming pagalingin. Kaya Panginoon, ano man ang sakit, maaaring ito man ay COVID-19, in the name of Jesus, watching in the facility, in the hospital bed, watching in your home, nakakulong ka sa kwarto mo because you are in quarantine, God is touching you right now and He's healing you by the power of His name, Jesus, by the power of His Holy Spirit, by the power of His Word. God is touching you. He is healing you. Be healed in the name of Jesus. Inuutusan namin ang sakit, ang virus sa iyong katawan, lumayas, hindi na babalik. Maging ito man ay cancer, right now, inuubos na ng Lord, tinutunaw na at hindi na lalala, hindi na tutupo, hindi na lalago. Inaalis na ng Lord. It will be dissolved in the mighty name of Jesus.
lahat ng bukol na tumor, na tumubo, in Jesus' name, nililinis ka ng Panginoon. May sakit sa bato, may sakit sa tiyan, sa likuran, sa buto, right now, God is touching you. And even mental and emotional problems, God is giving you peace. He's giving you joy. He's comforting you. Heal in the name of Jesus. Kidney failure, heal. Come back again to life. Maraming salamat, Lord God. Thank you, Father. And we receive healing for this person. Salamat din po sa pag-angat sa mga negosyo. Salamat po sa karunungan, sa trabaho, sa eskwelahan. Salamat po, Lord. Patuloy niyo po kaming ingatan sa araw-araw. Sa lahat ng aming gawain, samahan niyo po kami. Tinatanggap po namin ang karunungan na nanggagaling sa iyo. Mga pagpapala, milagro, kagalingan, katagumpayan, kagalakan, kapayapaan ang nanggagaling sa langit. Tanging sa pangalan ni Jesus, lahat ng ito, tinatanggap namin. And we are receiving that in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you joined us in that prayer, we believe will ni Lord gumaling ka. Amen? Kung paano nagpagaling si Lord sa Bible, gusto niya rin na ikaw'y gumaling. We just need to believe. We just need to continue to pray and wait. Gusto ba ni Lord na umangat tayo? Gusto ba ni Lord na magliwanag ng kanyang mga anak? I believe God's will for us is to prosper in life. He came to give us life and have it abundantly and to overflow. God wants us to be blessed. And we are receiving that. We encourage you to believe. We encourage you to continue to pray. Continue to serve God. Continue to give. God hears our prayers. And according to His will, He will answer. Amen! Salamat sa Diyos. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa karunungan. If you join us in our digital evangelism, salamat sa mga pag-share mo. Kita ni Lord lahat ng mga tinagmong pangalan. Ikaw ay nag-iimbita sa kanila, ginagamit ka ng Lord, and Jesus is inviting them. Kung tumanggap sila, praise the Lord sa mga new blessing, sa mga second time na kasama na natin ngayon. Thank you sa mga hindi ko nabate. Sa susunod, babatiin ko kayo. Agahan natin, alas 7. Ayan, salamat sa Panginoon. Share pa rin natin ito para sa ating mga team replay. Sa mga tumanggap, kay Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas, tinanggap kanya bilang anak. Kaya sabay-sabay tayo. Let's declare this together. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' name. Amen. Amen. Sigaw mo, power is in you, Messiah, Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, the wisdom of God. Thank you for joining us on our OPM online prayer meeting live dito sa Jesus Comfy Church, Mondays to Fridays. Bukas kita-kita po ulit tayo, alas 7 ng gabi. God bless you. Have a great night. Ako si Pastor Roban. See you again.